Okay guys, ngayon ang ilalagay naman natin sa gitna itong ating mga sili. Ito ang different kinds ng pepper. So isa, dalawa, magkaparehas at yung tatlo magkaparehas. Titingnan natin, nalimutan ko na to kung anong mga klase nito. At ito dito, ngayon ililipat din natin ito guys dito ngayong araw na ito and see. Ngayon guys, tayo ay tapos na. So inilagay natin sa gilid yung ating radish. Yung radish na yan kasi ay hanggang ganyan lang laki niyan, hindi naman masyadong tataas yan. So ngayon yung ating pepper, yan, ating pepper yan ang distansya, siguro mga 8-10 inches ang distansya bawat isa. Kasi ito guys, ito ay puno, lalaki yan eh, tataas yan siguro mga around sometimes 13 to 14, 14 inches sometimes ay tataas yan. Pero dito sa side nito, pwede pa tayo magtanim ng radish dyan, pwede pa tayo magtanim ng carrots. O kaya naman, pwede pa tayong maglagay dyan ng strawberry. Para kasi, ang strawberry kasi ay mababa lang naman yan at lumabagsak. Okay guys, ngayon ay nakatapos na tayo. Ito yung ating elevated raised garden bed, Hugo culture style. Yung mga inilagay natin kanina mga kahoy. Kaya titingnan natin guys kung ano magiging resulta at bunga nitong ating mga itinanim ngayon. Babantayan natin yan. At kung inyo namang nagustuhan itong ating style, yung ating ginawa ngayong gabi ay ngayong hapon pala, alas 7 na guys, look at that. Mag-aalas 8 na ng gabi sa amin dito. Pero tingnan nyo, ang araw ay mataas pa. So, I hope you enjoy yung ating ginawang elevated raised garden bed ngayong hapong ito. At kung inyo namang naibigan, ay gusto nyong masubaybayan yung paglaki nito at yung ating pagtatanim, ay kung di pa kayo subscriber ay subscribe na kayo para at least ay sama-sama nating makita yung ating journey. At kung kayo naman ay nagbabalak ding gumawa ng ganitong klase, ay po pwede nyong gayahin to. Pero sabi ko nga sa inyo ay tingnan natin ang resulta. Pag ito ay nag-click at ayos naman, so yun, siguradong pwede na nyo nang gayahin to. At sana ay makuhanan nyo ng konting mga tips yung ginawa natin ngayong araw na ito. So bukas marami pa tayong gagawin. I would probably gonna have another video on that. So magta-transfer tayo ng kamatis bukas sa ating container. Ay, nakatapos din tayo sa pagtananim guys. Ay, napakasarap ng pakiramdam pala pagka ganito na nakaraos tayo, nakatapos tayo, na ilipat na natin itong ating mga baby or mga, sabi ko nga ay apo pala itong apo namin. At titingnan natin bukas uli ang kanilang development, buong magdamag. Sabi ko nga sa inyo, napakagandang magtanim ng hapon, yung magsisilim na, yung maggagabi niya, para at least ay makikita natin ang halaman ay hindi sila may stress the whole night. Kasi yung coolness of the night yun ang magbibilis sa kanila ng mabilis na adjustment ng ugat doon sa lupa, na hindi sila may stress sa init ng araw. So guys, another accomplishment today. Ako ay masaya, maligaya ako na makita natin yung ating mga seedlings from sa mga paso na yan ay mailipat natin sa mas maluwag, may mas magandang lugar na malalakihan nila. So guys, nakita nyo yung black mulch na yan. Buti na lang may natira tayo dito. Imbis na masayang ay gamitin na natin. So ayan, after na tinaniman na natin, linagyan natin itong colored enhanced absolute black mulch. Pero yung kanyang kulay, itong chipwood na ito guys, ay nandito naman sa instruction. Ang sabi dito ay itong absolute mulch is enhanced with non-toxic biodegradable dye. So ibig sabihin ay wala namang problema tong kulay ng chipwood na ito. Nagbibigay pa siya ng design sa mga garden beds at sa mga halaman.
So walang problema. Malaking bagay kasi din yung nagagawa nitong cheap woods na ito, itong mulch. Kasi nagbibigay din siya ng water retention at nag-a-add din ng additional moisture doon sa lupa and protection din ng mga halaman pagdating na yung matinding tama ng init ng araw sa lupa, yung singaw ng lupa ay ina-absorb nitong mulch na ito, itong chip woods na ito. So yun yung kung bakit yung iba ay naglalagay ng ganitong covering protection sa kanilang mga garden beds. So ayan, finally tapos na tayo dito sa pangalawa nating elevated raised garden bed. Nalagyan na natin ng dapat nating lagyan. Okay guys, ito na yung ating update. Yung tinanim natin kahapon, tingnan nyo guys, ay salamat naman at kumpleto pa rin, walang nalanta. Lahat sila ay okay pa, ayos. At nakapag-adjust na sila the whole night. At kung mapapansin nyo guys, nagtanim ako ng kanilang mga bodyguard. I call that PSG. Yung ating Presidential Security Guard. Alam nyo guys kung ano ba nagagawa ng ano. Ito ay sibuyas. Green onion yan pag lumaki. Kasi reason kung bakit ko inilagay ito dito, kasi ang green onion, ang sibuyas kasi masangsang ang amoy niyan eh. Mabaho ang amoy niyan. So ayon niya ng mga insekto, na yung mga insekto na yung mga sumisira sa dahon ng ating halaman. So basically yan ang magsiserve na insect repellent. So kapag lumaki yan sabay nitong mga halaman, kapag may mga insecto, yung harmful insects na mga peste, sabing pesta na sisira sa ating mga halaman, pag naamoy nila itong sibuyas na ito, itong green onion na ito, ay aalis yan at hindi sila mag-stay sa halaman kasi ayon nila itong amoy na ito. So ngayon, yan ang ginawa ko para as bodyguard, para in a really good way, ito ay magsisilbing protection sa ating mga halaman. So guys, salamat naman at maigi ang turnout kahapon nitong ating Hugi Culture elevated raised garden bed na ginawa kahapon. So kung naibigan nyo yung ating ginawa, itong ating video sa ating elevated raised garden bed, ay hindi pa kayo subscriber, ay nako, kayo po ay mag-subscribe na para magkasama-sama tayo at makita natin yung bunga nito guys. At ito ang ating Garden 101, brought to us by COVID-19 home quarantine. Hanggang ngayon hindi pa kami tapos, and hopefully kayo naman dyan ay mag-ingat din. At sana ay manatili tayong maging malusog at ipanalangin natin sa Diyos na sana lahat tayo ay makaraos at makatapos dito sa pandemyang ating nararanasan. God bless everyone guys, and thank you for watching. See you on my next video. Bye.